Yun. Pag-uusapan natin ngayon, guys, yung limang elemento ng crime na theft, no? Mag-i-insert tayo ng mga ilang scenario o katanungan kung kailan ito nakukonsumate or when the crime is committed a theft. So marami kasing nai-interpret, lalong-lalo na yung isang bagay na napulot mo at hindi mo isinuuli. Iyon, pumapasok yun sa tap. Diba? Kompleto siyang elemento. Kinuha mo yung isang bagay na hindi sa'yo. Tapos, mayroon kang intensyon. So, yung mahalaga yung intensyon. Kasi pag tinago mo yan or kinontrol mo sa iyong position, is considered. Andyan yung tinatawag na intent to gain. Tingnan nyo sa ano, saan ba yung intent to gain dyan. So sa number 3, yun yun. Taking done with intent to gain. So doon nakukonsumate yung nakaw dito na hindi naiintindihan ng marami sa atin or na-overlook ng hindi nakapag-aral ng law or ng basic na batas. Ang akala kasi nila kapag napulot, okay na. So, hulog ng langit. So, hindi yung ganun, kapatid. Consummated yung mo ang kasong tip. Lahat ng elemento ay na-consummate mo. So, merong pag nahinabol ka, merong kang pagkakulong. So, meron tayong video example niya, no? Na nahatulan ng noon, ilang bang taon yung hinahatol? Malaki-laki eh. Kasi medyo mabigat din yung property. Okay? So isa pa, yun yung pahalaga dito, yung napulot mong bagay na may value na hindi isinuuli. So, na-consumate mo ang kasong nakaw. So, kapag nireklamo ka, mayroong kaukulang parusa. Isa pang tanong, napapansin nyo ba dyan sa elementong 5, meron bang ano dyan, location? Meron bang place na nakasaad? Para sa akin, wala, no? So anytime, anywhere, pwede makonsumit ng isang tao or ng any person ang limang elementong ito na walang sinasabing location. Wala. Tingnan nyo. Maghanap kayo ng location dyan. Wala siyang nakalagay na location. So, ang example nito, yung sa loob ng bahay mo may pumasok, no? May kinuhang items. Binulsa niya ngayon o tinago niya sa kanyang katawan. Or sa anything, kung saan parte ng parts ng bahay mo, tinago niya kasi may intention siyang kunin. So, sa ganong senaryo, consummated ba yung crime na theft? Yes, consummated siya. Kasi, mayroon tinatawag na taking. So, tapos yung taking niya, ay kontrolado niya. Siya lang yung nakakaalam. Maaaring makakaalam. So, aksidente lang siguro may nakadiscover. So, yung intention nandoon na. So, pwedeng pumasok na yon sa salitang tap. Ano pa, yung pwede nating ipasok. So, ngayon, kung may scenario pa kayong naiisip na medyo doubted kayo, so, i-comment nyo dyan sa baba ng comment section natin para pagtulong-tulungan natin, pagbutuhan natin kung papasok ba yung yes or no, kung consummated ba siya. So, ini-encourage ko po kayo sa lahat ng manunood nito na mag-comments kayo. Magbigay kayo ng senaryo. So, tinatawagan din natin yung mga kasama natin na abogado, criminologist. So, tulungan nyo kaming mag-explain. So, kapag mayroon tanong, pagtulong-tulungan natin. So, yan lang yung may sasuggest ko yan. Kasi talagang maraming nagiging mangmang dito, no?
na lalong-lalo na yun. Hindi natin nilalahat, no? Lalong na yung mga ordinary yung mamamayan na hindi nakapag-aral ng tulad natin na nau-overlook nila. Tanong, magkano ba ang specific na amount dito? Meron bang nakalagay na amount? So, wala, di ba? Walang amount. O ngayon, in any amount pala or anything na may value, once na na-consumit natin yung limang ito, so maaari din siyang pumasok sa nakaw. So, even 5 pesos or 12 pesos, pataas, more or less. So, pwede siyang isang pass sa kasong TEP. Basta mapatunayan, basta makonsumit niya itong limang itong elemento. So, diba? Yan ang mga katanungan na dapat nating malinaw. Wala siyang amount na naka-bracket. Ito pa, isa pa, yung taking, o ulitin ko yung taking. So, hindi ito rational, hindi ito simpleng taking lang na kinuha. So, kahit hindi mo pa kinuha, tinontrol mo, tinago mo muna na ikaw lang nakakaalam, kinunsil mo yung isang high value, pero disim siya sa tinatawag na, sabihin na natin, inside the company. Hindi mo pa yan nilalabas. So, pwedeng-pwede na siyang ipasok sa nakaw. Kasi, mayroon na siyang taking, controlled, kinokontrolled na. So, nakaw na nga siya. So, yan po ang mga katanungan. Para pa sa ibang mga katanungan, o, i-comment nyo sa baba kung may na-overlook tayo, no? So, hindi man natin masagot na perfecto yung explanation natin, kasi nga isa lamang tayong criminologist, hindi tayo abogado. Yung mga abogado magagaling dyan. May mga experience dyan sila na maaaring naipanalo nila o maaaring natalo sila. So, may i-share nila sa atin. So, yan lang muna. Dito lang muna tayo. I-comment na lang sa baba kung meron kayong katanungan regarding dito sa TEP. At least, kahit paano ay nahimay-himay natin na konti. Diba? So maraming salamat. At ko po ang inyong online criminologist. Para nga pala sa assistant, so magpa-appointment po kayo para magtama yung oras natin. Para ma-assist natin kayo. So from normally, free ako from 9 a.m. to 12 noon. So, yun po yung oras natin na free. Pwede kayong mag-video call. So, normally, yung chat, mahirap pong magipagsagutan sa chat. Kasi, alam nyo na, pagdating sa evaluation ng krimen, ay marami tayong dapat sipatin na senaryo. Okay? Maraming salamat.